Ganda itong susunod, tips para paano makapag-move on. Meron ka bang mga kaibigan o kamag-anak na blinock o in-unfriend mo sa Facebook dahil sa pagkakaiba ng inyong pananaw sa politika? Isa ka rin ba sa mga nakakaranas ngayon ng post-election anxiety o depression? Ang mga dapat ninyong gawin para makamove on, alamin sa report ni Jenny Dongon. Sa mga walang girlfriend, palakpak! Marami ang nag-invest ng feeling sa kampanya nitong nagdaang eleksyon. Kaya nang matalo ang napusuang kandidato, may mga umiyak at nahirapang tumanggap. Gaya ni Ana na napaaway pa sa kanyang mga kamag-anak. Nagkakaroon na po talaga ng personalan. Tapos mga hindi na po nagpapansinan sa kung nakikita-kita po. Tapos yung iba naman po nagpapansinan pero parang iba na rin po talaga yung parang may hit na po doon sa between us po. Yung mga nagmumura na po sa GC, nagkakapersonalan na po. Sobrang yung nakakasumbungan na sa ibang relatives. Nalagay rin sa alanganin ang relasyon ng pamilya ni Joe Aguilon. Magkaiba kasi sila ng sinusuportahang kandidato ng kanyang dalawang anak. Masakit din bilang parent kasi ikaw yung naghulma sa kanila. And then kala mo ikaw din yung susundin. Nirespeto namin yung gusto nila. Pero paminsan-minsan nagsasalita kami. Kaya lang minsan hindi na nila pinapakinggan kasi yung pinaniniwalaan yun na yun. Bakit nga ba ganyan ka-hype ang mga tao sa pagsuporta sa kanilang kandidato? Sabi, bakit ba ganyan ka-hype? Anong hype? Hype? Tinanggal yung O eh. Hype! Mga tao daw. To. May take some weeks. Kumonsulta kami kay Doktora Joanne Mary Farriar, isang psychiatrist. Ang sagot niya, bugso ito ng damdamin. Sobrang strong ang emotions, very passionate, very ano sila, no, engaged sila na sa mga conversations, mga discussions. Sometimes, pag sobrang heightened ng emotions, nawawala yung or nababawasan yung ating logical brain or yung thinking brain natin or yung the ability to be objective because dahil nag-invest ng emosyon, normal ang masaktan kapag natalo ang sinusuportahang kandidato. At kapag nasaktan, kailang mag-move on. Pero hindi raw ito dapat minamadali, lalo't merong tinatawag na post-election anxiety o depression. Kasama sa proseso ng pag-move on ang pagiging in denial. Normal lang din ang magalit. Pagkatapos niyan, nasa stage ka na ng bargaining o yung pagtatanong ng mga what if. Dahil sa sobrang pag-iisip, hahantong ito sa depresyon. At sa huli, magkaroon ng acceptance. Huwag natin i-pressure yung ating mga kaibigan na, uy, move on na. Kasi, again... Type nyo nga dyan kung paano kayo mag-move on. Sige nga ho. Kasi, syempre, alam naman natin, ha? Marami sa atin ang naiyak, nasaktan dahil natalo ang ating kandidato. Paano kayo nag-move on? Share nyo naman dyan para malay mo yung mga ibang kababayan nating nanonood, eh. Makita nila, ah, ganun pala mag-move on. Ha? Ay, mamaya ako, may si-share din. We know na kanya-kanyang pace yan. Shopping and coffee, wag yan. Masama yan. Wag, wag. Delikado yan. Shopping. Maka-move on ka nga, pero dami naman utang mo. Ay, totoo. Okay, ako, Lazada. Patay tayo dyan. Pag na-Lazada mo yan, naku, yari, kay bahala ka dyan. Ubus ang pera mo pagdating ng bill. Depende sa coping strategies, a support system available for that individual. So let our friends, our loved ones go through the process. Ang tanong, hanggang kailan mo mararanasan ang post-election anxiety o ang depression? Sabi ni Doc, minsan maaaring abutin pa ng araw, linggo o minsan taon pa. Pero mainam raw itong pagdaanan dahil meron ka namang matututunan. Dagdag pa ni Doc, para maka-move on, importanteng mag-focus sa mga bagay na may control ka. Iwas na rin muna sa social media. Yon, isa yan, iwas muna sa social media. Unfollow mo yung mga nagpo-post ng politics. Oh, ako, isa yan sa mga ginawa ko, walang biro. Kasi alam mo, minsan kasi yung social media, marami talagang marami ka talagang minsan hindi lang naman 'yan pagdating sa politika. Minsan yung social media, you tend to compare yourself to others, ganyan. So better
huwag ka muna mag-social media kahit isang araw lang, oh, 'di ba? Hayaan mo muna, ang dami-daming pwedeng gawin, mag-chapstick ka diyan, mag-anong tawag doon? Magmanahi-nahi ka diyan. Mga nanay, 'di ba, yung magaganong-ganong, magagarsorilyo, garsilyo. Magganong-ganong ka. Ang dami mong pwedeng gawin eh. Huwag kang muna unfollow mo yung toxic people, correct. Tapos gumawa ka ng ibang bagay. Tri mag-set ng boundaries kung hindi na healthy ang diskusyon sa pamilya. Huwag kang mag-TikTok. Sa TikTok, ang daming ano dyan eh. Hindi din makamove on. Yung mga ang daming hindi makamove on din dyan eh. Give space muna. Kung hindi pa ready yung ating mga relatives or friends, give them space. Kasi again, proseso po kasi siya towards healing. Hindi maling malungkot o umiyak o panindigan ang kandidatong napusuan. Ang mahalaga, pinatunayan mong mahal mo ang ating bayan at handa mo itong ipaglaban. Nagbabalita mula sa... Hindi. Ako, ito lang ha. Alam mo, sa totoo lang, ako personally, tinamaan din ako. Actually, syempre, dalawa yung talo ko eh. Sipin mo, ito si-share ko na sa inyo ha. Dalawa rin syempre yung kandidato natin si Yorme, pinaglaban natin, pinaniwalaan natin, naniniwala tayo sa gusto niya mangyari, o talo, di ba? Tapos si Mocha at saka si Michelle, o dalawa din yun. O talagang two joints. O, talo rin. Alam mo yung mapapaisip ka na itong mga kilala mong tao na totoo, totoong magsisilbi sa bayan, talagang ang puso ay para sa bayan, bakit ganoon ang nangyari? Yung mapuprustrate ka sa mga tao, mapuprustrate ka sa kung saan man, di ba? Alam niyo yung isang sinabi sa akin, ha? Talagang sinabi is, one, huwag kang magagalit o magtatampo sa tao. Okay? Pangalawa, ito, dito na tayo papasok sa katapusan natin. Napakaganda ito. Isipin mo lagi kung ano ba talaga yung purpose. Purpose mo kung bakit, halimbawa, tumatakbo. Kasi ako, nung una, parang, kilala ko si Moke. Si Moke at si Michelle. Tsaka si kahit si Yorme. Ang puso naman yan, tumulong ng kapwa eh. Di ba ho? Puso naman yan, alam mo yun, magsilbi sa bayan. Wala naman akong ano eh. Kilala ko yung dalawa eh. Kilala ko yung tatlo. Sabihin na natin, para lang ano, kasi ayoko naman magmagaling kay Yorme. Ito na lang dalawa. Wala ko silang puso na, hindi, gusto namin magnakaw, kaya kami pupunta dyan. Hindi. Talagang gusto nila magsilbi. Alam nyo ba, especially, ang pinaka-heart nila, yung mga niloko na mga kababaihan, yung inanakan, yan talaga ang puso nila. Tulungan niya mga yan. Tapos sabi ko nga, alam mo yun, napapray ako. Sabi ko, Lord, bakit naman? Bakit makakakita ka ng mga, alam mong ito, tumatakbo ito dahil walang niya ito, magnanakaw ito. Kilala namin eh, alam namin eh. Oh, tapos bakit yung mga katulad nila mo, sila pa yung hindi mananalo. Alam mo, sabi nga eh, eto, gusto ko lang i-share sa inyo bago ho tayo magtapos ha. Gusto ko lang i-share sa inyo. Napakaganda nito. Wag ho kayong bibitaw para ho makapag-move on kayo. Maniwala ho kayo sa akin. Napakaganda nito. Sabi ho dito, mali. Bakit ganun? Ayan. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Diba? Lagi natin naririnig yan. Pero may nai-ignore tayo sa part niya yan eh. Diba? Yung, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ang tingin mo, kasi sinasabi nila eh, move on. Kalimutan mo na yung nakaraan. Hindi lang ho yun. Dapat, nakatingin ka dun sa dulo. Kailangan mong tingnan yung dulo. Ano ba ang main goal mo? Ha? Kung ang main goal mo ay magpasikat lang, hindi ka talaga makaka-move on. Kasi natalo ka eh. Pero kung ang goal mo ay tumulong ng kapwa, so it doesn't matter whether you win or you lose. Naintindihan mo natin? So kung ang motibo natin ay talagang pagbabago sa bayan, kung gusto mo ay talagang serbisyo sa bayan, manalo o matalo, magagawa mo naman yan eh. Less lang ang resources mo. Pero we can do that. O, halimbawa, wala ka mang kandidato,
ang iyon namang ano eh, kinakampanya mo lang si Yorme. Ano ba ang motibo mo? Bakit mo kinakampanya si Yorme? Gusto mo bang manalo si Yorme kasi para panalo ka? O gusto mong manalo si Yorme kasi para makapagbago siya ng bansa natin? Diba yung pangalawa, which is gusto natin manalo si Yorme kasi sa tingin natin, mapapagsilbihan niya ang taong bayan, sa tingin natin, mababago niya ang Pilipinas. Kung yun ang motibo mo sa pag-endorse kay Yorme o pagkampanya kay Yorme, pwede mo rin naman gawin yan kahit ngayon eh. You can change the country by changing yourself. Pwede mong baguhin ang bansa mo by changing yourself. You can inspire people to change. Diba? It always start sa sarili mo. Hindi ho sa ibang tao. Magsimula yan sa sarili mo. Alam nyo, nung unang araw, diba, nagpahinga lang ako. Mentally, physically, nagpahinga ako dahil pagod ako nung araw na yun. Pero yan ang tinanong sa akin ng Panginoon eh. Bakit ba tumatakbo si Mocha at si Michelle? At the same time, bakit ka nangangampanya kay Yorme? Ano motibo mo? Tinanong ko sa sarili ko yun. So tinanong, ang sagot ko na sa Panginoon, kasi Lord, may matutulungan talaga sila eh. Sa totoo lang, may matutulungan talaga sila. At the same time, si Yorme, sa tingin ko, siya talaga yung best candidate to help our country. Ang sagot sa akin ng Panginoon eh, pwede mo namang gawin yan eh. Even if hindi sila nanalo eh. Help our kababayan. Inspire them. Inspire them to move on. Inspire them to change. Inspire them to be positive and not negative. Inspire them. Kung wala kayong resources ngayon financially, use your blog to help people na ma-inspire. Alam mo, yung sinabi sa akin ng Panginoon na ganun, na ano ako doon eh, na-struck ako doon na parang oo nga ano. Sige. Let me be the one. Joke lang po. Yun na, joke lang kayo. Tinignan ko lang, nakikinig kayo. Let me, sabi ko nga sa sarili ko, sige, yun ang gagawin kong goal. Na inspire people to better change their lifestyle, to change their attitude towards the government. Pero pagka may mali, punahin din. Okay? Pero at the same time, yung pagpuna, tamang pagpuna. Kasi ang nangyari, nangyari sa gobyerno ni Pangulong Duterte at si gobyerno ni Robredo, yung mga tao na followers ni Robredo, in-inspire niya mang-away lang ng mang-away. Di ba? Napansin niyo yun? Yung karakter na nakuha ng mga followers ni Robredo, maging rebelde, awayin ng gobyerno, punahin ng gobyerno, hindi dapat ganun. So now, sabihin na natin, we are in a position na opposition. Di ba? I mean, alam naman natin, I'm totally against Marcos as a president. Di ba? But, pwede naman natin itong gawing tama. Ano yun? Suportahan muna. Di ba? Inspire muna natin ng tao na suportahan. Alam nyo, ito ha. Tinanong ko si Mocha. Alam mo, sagot niya sa akin? Walang biro ito. Tinanong ko si Mocha, ano sa tingin mo? Bakit nagkaganto? Alam mo, sagot niya sa akin? Sa tingin ko, kaya tayo natalo? Para inspire natin ng tao na huwag maging rebelde sa gobyerno. Na maging peacekeeper mag-advocate for peace sa mga kababayan natin. Kasi it's going to be magulo. Bakit? Eh, gayon pa nga lang eh. Di pa nga nakakaupo yung mama, ginugulo na kagad eh. Di ba ho? Eh, yun ang sinabi. And sabi ko, that's what the Bible says. Blessed are those, di ba, na nagpo-pursue ng peace. Yun o eh. Biblical nga eh. Kaya nga sabi ko, now I know what's the purpose of God, why natalo kami.
para we play the opposition side in a right way. Na hindi maging rebelde. Yes, pumalag, bumanat, pero constructive. Para bigyan ng tamang pananaw ang tao, impluwensya ng tao. Na, oy, pwede natin punayin ng gobyerno, pero tamang paraan. Huwag maging rebelde. Kasi ngayon, feeling ko yun ang gagawin. Na anim na taon na gagawin ng gobyerno ni Robredo. May sariling gobyerno yan eh. Totoo. Gagawin, sigurado ako, anim na taon. Walang gagawin yan kung hindi guluhin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Tama in a way, maging mapagpuna, magpagbantay. Pero mali yung approach na every time na magkakamali si Marcos, gustong pabagsakin. Paano natin nalaman? Eh, ginagawa nila kay Pangulong Duterte yun eh. Nakaupo pang vice president siya. Eh, ngayon, wala na talaga. So, ano na mangyayari? Diba? So, yun lang po ang ibig ko sabihin dito sa verse na ito. Ano yung goal mo? Kailangan, to move forward, you have to know your goal. Kung ano yung goal mo, yun ang tignan mo. Kasi, ito yun eh. Mahirap. Diba? Mahirap mag-move on. Kasi mag-move on ka. Nang wala kang goal. Basta, hindi, kalimutan ko lang lahat ng pagkakamali ko, kakalimutan ko lahat yan. Yung jowa kong, kakalimutan ko, hindi, kailangan, meron kang goal para mas mabilis kang makapag-move on. Put something ahead of you. Kaya nga dito eh, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Kailangan na figure mo, ano yung goal mong yon para makapag-move on ka. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless and see you again tomorrow. Bye-bye.